Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa Beyond Wellness with Miss P. Kamusta na po kayo mga kasama? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo sa buong mundo. Ay, may special guest tayo ngayon. Kaya pag-usapan natin ulit yung car seat law. Oo, yung car seat law, maraming bumabatikos dito eh, yung car seat law. Oo, pero meron ako makakausap, magpapatotoo ito na ang car seat ay talagang essential sa mga ano, essential sa pagta-travel, no? And nabanggit ko na rin to last time nung may na-interview ako about months ago about the car seat. Yung importansya ng car seat. Ito'y ganap na batas na, RA 11229. Alright, nasa kabilang linya ng telepono, kakausapin natin si Miss Jolina Magdangal. Hi, Jolina! Hello, good evening po at sa lahat ng mga nakikinig. Hello! Ayan! Oo, si Jolina Magdangal ang kausap natin ngayon. Happy, happy birthday sa iyong ano, sa iyong Jonakis. Sa panganay ko po. Oo, salamat po. Yes. Si Pele. Siya ba yung ano, siya ba yung kasama mo nung when you had a ano, car accident? Yes, opo, siya po yun. Oo. Is this also the reason why kung bakit sinusuportahan mo itong 11229? Yes. Pag-usapan natin muna yung 11229, itong RA 11229, Jolina. Oo. Opo. Mm. Itong yeah. Child car seat law po na ito, ito nga, or yung RA 11229, talagang para sa akin po kasi medyo nakaka-relate po talaga ako dito sa car seat na ganitong pag-i-implement ng law na ito dahil na nagkaroon nga po, naka-experience po ako ng ano dati, kami po family ng accident. And so 3 years old pa po si Pele noon eh. Oh, and si ano, very, yes, opo, 3 years old siya noon, madaling araw yun. And ang kasi ang lagi kong sinasabi po dun sa aming nagde-drive para sa amin, basta kahit na walang traffic, kahit na madaling araw, kahit ano, basta kahit walang dumadaan, basta pag nag-stop light, stop tayo. Mm-hmm. So ganun po yung ginagawa namin kasi papunta po kami airport noon eh. Oh, okay. Tapos talagang babiyahe, bigla po. Babiyahe kayo supposed to be, bakasyon dapat. Opo, opo. Oo. Kaya talagang ang mga gamit sa likod, mga malalaking maleta po. Mm-hmm. Tapos ano, naghuminto naman yung sasakyan nung nag-red light. Tapos talagang ang bilis po nung pangyayari, biglang para lang pong may sumabog. Tapos na wala nga po ako nararamdaman masyado, nagulat lang ako. Tapos na ang nakaramdam po na may nangyari yung asawa ko. Tapos ako talaga, inano ko agad yung anak ko, parang niyakap ko agad na ano nangyari sa kanya. Eh kumakain po siya noon ng marshmallow. Nung time na yun, kumakain po siya ng marshmallow. Wala, parang sabi ko, Pele, are you okay? Gumagano ako sa kanya. Sabi niya, I'm okay. Gumagano lang siya. Tapos wala, okay lang po siya. Pero kami ni Mark, naka ranas po kami ng, yung ako po nagkabukol sa ulo eh. Dumiretso po ako ng ospital. Tapos okay. Yung asawa ko sa leeg. Tapos habang tumatagal, parang yun yung leeg ko po sumasakit, ganyan. Tapos yung ang pinakamatindi po dun yung trauma eh. Hindi na po yung sakit eh. Dahil yung sakit, yung bukol na wala rin naman. Mm-hmm. Yung sa leeg na wala. Pero yung trauma po, na parang every time po ako makakarinig ng parang mga, yung parang mga maharurot po na sasakyan, natatakot, napapaiyak po talaga ako for ilang, mabot din po ako na ng ilang months to a year na ganun po ako katakot sa biyahe. And very thankful po ako na talagang naka-car seat si Pele. Pina-check up natin siya. Walang nangyari kahit ano. Eh, yung car seat po niya na yun, pina-check din po ang yun. Kasi pagka po ang car seat ay naka-experience na rin ng accident, kailangan na siyang i-check din kasi pwede hindi na magagamit. Pero ito po, nagamit pa namin. Oo. So ngayon, pinakikinabangan pa nung bulilit namin dito sa Vika. How old is their bulilit, Jolina? Magki-3 din po. Oo. Magki-3 na po sa May. Nung na-aksidente kayo, saan itong area? Sa May, ano po, East Ave. Ah, sa East Ave. Okay. Opo. Coming from Quezon City going to yes, the airport. Po. Opo. Tapos nakaupo kayo doon sa passenger seat sa likod?
sa likod po. Opo. Van ba yung tapos dala niyo? Yung van? Hindi po, ano po, SUV po. Ah, okay. Alright. Opo, tapos yung nakabangga po sa amin, nakatulog. Oh. Nakatulog po. At may baby po sila sa loob. Huh? May baby po yung van. Opo, may baby po yung loob ng sasakyan nila na karga-karga lang nila. Infant yung nasa kanila. Hmm. Kaya nung nabangga po kami, tapos tumingin ako agad sa likod na wala na yung salamin, tapos nakita ko talaga, tapos parang galit na galit ako, pero nung nakita nung asawa ko na mas may baby pa, parang kinalaman niya ako. Tapos ako rin, parang biglang nagising ako. Tapos parang kinamusta ko rin sila kung okay ba sila, ganon. Mm-hmm. Pero ang labo po, alam niyo po yung telepono ko, nakita doon sa pintuan nung nakabangga sa amin sa labas. Ha? Huh? Yes, ang labo talaga kung anong nangyari. Pero very thankful po ako na kay Pele ay walang nangyari. So si Pele safe in between ninyo at saka si yung husband mo, si Mark? Hindi po, nandun po siya sa may gilid kasi nandun po ang seatbelt na kung saan yun po ang hahawak ng car seat. Ah, wala, sa gitna. So sino yung nasa gitna? Ako po. Ikaw? Ako po. Opo, ako po yung nandun sa gitna. Oo, kasi pero naka-seatbelt ako po yung kakasa sa gitna eh. Opo, opo, kami po ng asawa. Kasi ang seatbelt po nun nasa ano lang eh, nasa may bewang. Yeah. Mm-mm. Opo, yun po. Oo. Yung experience na yan, sabi mo kanina, nagdulot sa iyo ng trauma. So hindi na rin natuloy yung supposed to be trip ninyo. Hindi po natuloy nung araw na yun, pero napa-rebook po namin. Hmm. Kasi gusto ko rin, yung time po na yun, talagang kaya rin po namin ini-aim na umalis. Kasi gusto ko pong ma-experience ni Pele kahit po. Kasi ang 3 years old po para sa akin, ang alam ko po sa kanila, nakaka-remember na sila in a way. May mga So gusto po namin sa kanya talaga ma-experience yung Disney po. So kaya, diretso pa rin kayo ng Disney pero not that po. Day anymore. Yes po, opo. Uh-huh. Pero after po nun, pag-uwi, tapos pagbabiyahe ulit, parang napapraning po ako talaga. Mm-hmm. Alright, anong feeling mo or anong iniisip mo ngayon na kinakailangan maintindihan ng bawat magulang ang ganito o yung hindi lang bawat magulang, yung mga gustong mag-asawa o may mga anak na? Opo. Ang gusto ko pong ipaintindi sa kanila na parang, syempre alam ko po nung narinig ng mga tao na may ganitong law, na matagal na po kasi ito talagang gusto ipasa at gustong ma-implement. Mm-hmm. Pero kumbaga ngayon na timing lang talaga na may pandemya. Pero mm-hmm. kasi po ang isipin natin dito yung safety ng anak natin. Eh. Dahil malaki po talaga yung, sa mga research po, malaki talaga yung percent ng ang cost na nagiging death ng bata ay sa car accident. Oh, actually even abroad, di ba, no? Oh. Yes, actually, itong car seat na to, pinakikinabangan na to ng maraming bansa. Ito'y ginagawa na sa ibang bansa. Hinuhuli pa nga pagka hindi naka-car seat yung mga anak mo, di ba? Totoo po yun. At saka talagang importante talaga kasi para ang hirap pong magsisi sa huli. Mm-hmm. Ano po yung, kumbaga, sige, sabihin na po natin, ang mga car seat po ay pwedeng hindi po kaya na sa budget ng iba po nating mga magulang na... Ako naman, nakabili na, nga ng kotse. Oh, yun nga po. At saka parang sa akin po, ipag-ipunan natin yun kasi parang buhay din po ng mga anak natin yung nakasalalay doon. Oo. Diba? At saka po... Magkano ang car seat? Nasa 5. Siguro pinakamahal na 7,000. Oh, 7,000 kapalit ng safety ng anak mo? Yes, opo. Totoo po yun. At saka para sa akin po talaga, pag sinunod naman po natin to, wala naman pong mangyayari kundi yung kaligtasan din eh. Kasi talaga pong designed yung car seat para sa mga ganyang klaseng pangyayari. Mm-hmm. Opo, oh, opo. Okay. Hindi po siya parang gastos lang. Yeah. Actually, alam mo, maraming mga transport groups ang medyo umaangal dito sa 11-22-9. Siguro narinig mo na to sa mga ibang mga radio stations and even dito sa DWIZ. Eh, may mga nai-interview kami dito na parang yun nga, number one, pasakit. Number two, lumaki naman tayo pare-parehas ng walang car seat. Ako, I grew up without a car seat. Ako din po. Diba? Parang hindi naman siya parang in the mind of many, parang hindi naman siya ganun importante because we were able to survive and became an adult.
na wala naman itong mga car seat na to. Parang kaartehan lang sa iba at dagdag gastos. What can you say about that? Kasi siguro kung yun po ang nararamdaman nila, parang hindi naman din po natin yun po pwedeng sitahin. Kasi syempre, kanya-kanya rin po tayo ng kakayahan at kung ano po, opinion din po. Pero ang maganda po ay siguro mas intindihin po nila bakit po ito ini-implement na para po sa kaligtasan. Kasi iba na rin po ang panahon ngayon. Iba na rin po ang daan. Ang dami na rin po mga nagiging daan na bigla magiging intersection, magiging kung ano. Maganda po na ingatan din po natin yung mga anak natin. Tsaka meron naman din po itong, kumbaga hindi naman to lifetime, parang may mga edad naman po sila na magka-car seat lang po yung mga bata eh. Uh-uh. And po pwede nilang if ever hindi na sila hanggang tatlo or apat yung magiging anak, eh pwede naman po, alam sa totoo lang po yung mga iba pong lumang car seat ni Pele dito na parang may mga UP na po ng flight, parang ginagawa na rin po namin silang laruan doon na upo-upuan po nila para maano nila. And yung mga po pwede pa po na i-donate po, yung mga pinapacheck po namin na pwede pa. Oh, so na i-donate? Wala kang ginawa kundi bumili ng car seat, Jolens? Ay, hindi naman po. Parang dami. Hindi naman po. Kaya lang po, parang sa akin po, meron din, mini-ready na rin po kami na booster seat po na... Kasi may height limit naman po yung ano eh. Yes. Yung sa car seat po. Opo. Oo. Actually, may mga piloso po nga eh, di ba? Sabi nila eh, lagpas naman daw sila or they're just 4 feet 11, adult na sila. Do they need to sit on a car seat, no? Parang may mga ganyang piloso po. ang car seat po na itong pinapa-implement na to ay para po sa bata. Di ba? Parang, eh ako naman po ay 4'11 lang din, pero hindi na po ako naka-car seat. Di ba? Opo. Ayan po, nasabi ko tuloy yung height ko. Ayan, hindi naman po ako naka-car seat. Pero sa mga bata po, may mga, may kumbaga meron pong bagay na car seat or may dapat na car seat para sa kanila. Uh-oh. From infant po ito hanggang 12 years old. So in other words, yung car seat talaga, hindi yan, kunwari bumili ka ngayon, ay gagamitin na yan hanggang siya ay 11 or 12 years old. So, at saka may car seat po na ganun. Depende sa height. Yes, opo. Pero may car seat po na from infant hanggang 12 kasi po na-adjust na po siya. Pero, halimbawa po, ang anak po ninyo ay hindi pa umaabot ng 12 years old, pero lagpas na siya ng 4 feet, 4'11, 4 feet and 11, pwede na po siyang mag-seatbelt lang. Or booster. Booster seat. May booster seat po eh, opo. Oo. Pero, so, yun. May ano yan eh, di ba? May parang harness dyan. May harness dyan eh. Yung mga, parang nakapako talaga sila sa ano, sila doon sa upuan. Opo. Tsaka hindi po talaga pwedeng umupo sa harapan ang mga bata. Kahit ano pong edad pa na pababa. 12 pababa. Bawal. Opo. So, may mga fines, di ba no? May mga fines. Po. At saka ito, implemented na ba to? Fully implemented na ba? Ang alam ko po, fully implemented na po siya. Pero ngayon po, na dahil meron po tayong mga pinagdadaan ng pandemya, parang naka-freeze po muna. Pero naipasa at na-aprubahan na po itong car seat law na ito. Actually, 2018 po. Ito. 2018 yes, po. Ba ito na pirmahan eh, ni Pangulong Duterte? Oh, tapos marami lang medyo umaangal, no? Marami lang talaga umaangal. Oh, ako po siguro po, na bali kung syempre nararamdaman ko rin po yung kapwa nanay na mahirap para sa budget or para sa pera na i-budget natin sa buong pamilya tapos nagkakaroon pa po ng ganito. Pero kahit nga po ako, kahit gusto kong sabihin po, sana magkaroon din ng car seat naman din na hindi naman din ganun kamahal pero talagang equipped. Yes, opo. Uh-oh. Para sa mga ganyan. Uh-oh. Dahil naiintindihan ko rin po talaga sila. Pwede namang ano yan eh, di ba? I mean, if you have a car, possibly, meron kang credit card. You can pay it 24 months or 12 months. Opo, diba? Opo. Sa safety po ng anak. Nakakabili ng cellphone, di ba? Opo. Tsaka yung mga kape po na mahal, yung mga ganon. Oo.
ito, other ideas sa Jolens para lang ma-reiterate natin sa ating mga nakikinig. Paano pa nga ba mapoprotektahan yung mga bata with a car seat? Ang car seat po kasi, yun na nga, yung katulad po na sabi ko kanina, from infant po to 12 years old, meron po talagang car seat na babagay kung ano pong edad yung anak. Halimbawa po, kung infant, talagang dapat po talaga nakatalikod po. Nakaharap siya dun sa upuan mismo. So dapat po sundin, yes, pag infant po, ganun pa. Pero pag patak niya po ng 2 years old, pwede na po siyang nakaharap. Opo, pwede na pong iharap yung car seat niya. So dapat po sundan natin yung mga ganun at i-make sure na bago umanda rin sa sasakyan, nakabuckle talaga siya, nakabuckle talaga yung mga car seat nila, yung mga seatbelt lahat. And siguro yung mga bata pwedeng sa umpisa hindi sila masasanay, pero pagka po talagang opo, pag sinabi po natin sa kanila na kailangan sila doon at bigyan sila ng mga dapat nilang kabisihan po habang nakaupo sa car seat, okay naman na po yun. Actually, basta po magtulungan po tayo. Actually, sa ibang bansa, Jolens, oh, napapansin ko yung car seat nasa gitna, wala sa gilid. Opo, nasa gitna po. Sa totoo nga po, para nakakatakot po sa gitna, para... Ako po, pag nakikita ko po, kasi syempre, diretso po yun sa... windshield. Opo, pero ganun po yung ibang design na car seat eh. Pwede po sa gitna. Pero yung sa atin po dito, sa ang pagkaalam ko po sa gilid po. Para yata madaling matanggal. Opo. Opo. In case na kinakailangan matanggal yung bata, in case na knock on wood, di ba, no? May mangyari or something. Opo. Unang-unang masasalba yung bata. Opo, nasa gilid po. Alright. Okay. Ito ang tanong ng iba, kaya marami umaabal. Opo. Yung batas ba, sa pagkakaalam mo, ay nagko-cover sa lahat ng klaseng bihikulo? Hindi po. Parang ang alam ko po, parang sa mga private po. Vehicles lang. Opo. Yun po ang pagkakaalam ko po. Oo. Pero ang gusto ko pa pong alamin talaga kung yung mga like sa mga taxi po yung mga bus. Oo. Opo, yung ganun. Dapat meron. Dapat po ata meron. Yung Grab po, dapat po ata meron. Opo. Kasi coach, parang private na rin po kasi. Opo. Pero siguro po, baka mas ma-elaborate pa po yun kapag talagang naging malinaw po sa lahat at ma-explain po sa lahat kung ano po. Pero sa ngayon po, ang pagkaalam ko po talaga, private cars po. At saka gusto ko nga sana, even yung mga tricycle, alam mo yun? Yung mga tricycle, not a car seat, no? Pero lagyan naman lang seatbelt. Ang hirap kaya, opo, alam mo yung mga ating mga kababayan, talagang, very risky sa sakay ka sa tricycle, tapos mag-humps, maumpog ka, tapos napakawala kang protection, something happens to you pagka mayroong vehicular accident, talagang talo ka. Diba? Ang hirap po talaga pag yung mga nangyari transport. Tapos sorry na lang yung ganun. Parang mabuti pong napag-ipunan na lang din po natin yung ikaka-safety ng ating mga anak. Ano yung first? Kasi very fragile po yung katawan po ng mga bata. Diba? Okay. Very, kumbaga hindi pa po talaga fully developed ang mga kids, yung mga ganyan. So mga talagang, muscles nila. Yes, kailangan po talaga ng protection. Oo. Alright, ito. Anong advice mo sa mga parents na gustong bumili ng car seat, convinced na talagang kinakailangan protektahan ng kanilang mga anak with a car seat for the very first time? Para sa akin, dahil sa na-experience ko nga ang accident at talagang nakita ko kung paano naprotektahan yung anak ko, very important. Very important para sa ating mga magulang. Isipin natin ang safety ng anak natin. Magtabi tayo and tayo naman, di ba, para sa kakaligtasan ng pamilya, makakaya naman natin. And para sa akin, magandang sundin natin ito dahil may nangyayaring accident talaga eh. Mm-hmm. Hindi mo siya pwedeng sabihin, okay lang, kakandungin ko lang, okay na. You'll never know kung ano ang mangyayari. Ang sabi nga nila, yung daw katawan ng tao, in terms of an impact, sobrang bumibigat daw pagka nagkaroon na ng impact. So, in other words, hindi mo kakayanin yung weight ng anak mo pag kinakalong mo. Correct. At saka baka, at pagkalong po, pwede pang, either naipit mo siya lalo, or
or naiitsa mo siya. Pwede pang ganun. Uh-huh. At saka, yun nga po, ang dali, talagang madali pong sabihin. Kasi kung sa akin po, hindi po nangyari itong accident na to, baka isa rin din po ako sa mga may konting question. Kasi parang di ko naman po na-experience. Pero sana yung mga nakikinig po na wag na natin hintayin ma-experience pa dahil nakakatakot po talaga at very matutroma talaga sila. So maganda ngayon pa lang bigyan na natin ng safety yung mga anak natin. How many children do you have now, Jolins? Dalawa po. Dalawa na. Ito na yung 3 at saka 7. Opo. Oo. Mag-aanak ka pa uli? Gusto ko po. Why not? Gusto ko nga po sana 5, pero mukhang hindi na po kakayanin. Sana tatlo man lang po. Alright. Naku, anong final message mo? Pero bago ka magbigay ng final message, meron bang ano? Meron ka ba mga ginagawa? Are you connected with any network now? May mga teleserye ka? Yes po. Meron po akong everyday po, Magandang Buhay, yung aming talk show po sa channel, sa A2Z po. Tapos, di ano po yun, 11 a.m. to 12. 11, daily yun, live? Yes, opo, live. Wow, live. Live po, minsan po tape na, pero kadalasan nagla-live po. Nagla-live na kayo. Opo. So yun ang pinagkakaabalahan mo? Yes at, po. At saka yung mga junakis mo? Yes po. Alright, last opo. Message mo. Especially dun sa mga, ang daming mga bumabatikos tungkol dito sa 11-22-9. Opo, ako ang mensahe ko, naiintindihan ko kayo, pero sana bigyan niyo ng chance na alamin ng todo-todo pa at saka mas mapakinggan pa kung bakit mahalaga itong car seat law na ito dahil ito ay para sa kaligtasan ng buong family, lalong-lalo na ng ating mga anak. Yan. Yun po. Alright. Naku, maraming salamat sa abala. Salamat sa, po. Oo, naabala ka namin ng late. Ay, okay lang po. Okay sanay lang ka sa puyatan. Opo, kasi magpapaligo pa po ng anak. Magpapatulog pa po. Hands-on ka sa anak mo. Yes po. Ah, opo. Talaga? Ikaw nagpapaligo? Opo, kaming dalawa po nung asawa ko. Ay, ang galing. Ano? Kahit saka hanggang ngayon po nagpapabreastfeed pa po ako. Ha? Kahit na 3 years old na siya? Really? Baby, opo. Pero si Pele, wala na. Na-win na si Pele. Ay, wala na po. Opo. Opo. Pero anong year bago si Pele siya? Po, 2.5 po. 2.5? Wow. 2.5 years, ano? Opo. Wow. Diba, bumalik na talaga ang figure ni Jolens. Kasi, ang hirap din po. Oo, dun nagpapabreastfeed, diba? Pagka nagpapabreastfeed, mabalis lang bumalik. Naku, alright. Naku, maraming salamat, Jolens. Thank you very salamat much. Po. Alright. There you have it, si Jolina Magdangal. Naku, experience niya to. Nabasa ko yung kanyang Facebook eh. Meron siyang kinikwento tungkol kay Pele in that experience. Eh, kaya sabi ko, ma-interview nga ito si Jolens. There you have it, Jolina Magdangal. Ha? Suportado daw niya itong Republic Act 11-22-9 na isang batas na. That's all folks, it's 10 p.m. Ako sana po yung marami kayong natutunan ngayong araw na to. Doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, ha? Pwede kayong pumunta sa YouTube. Hanapin niyo po ako, Princess Javier Castro. I-like niyo po yung mga videos doon. At of course, i-share niyo. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Happy, happy weekend! Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Bye for now! Happy weekend! Bye!